Ang Bukawi po kasi is known for being a religious town. Marami po kami dito mga processions, marami po dito nag-aalaga ng santo. At the same time, dito din po sa Bukawi, nagsisimula po at yumayabong po yung embroidery, yung mga crafts, kagaya po ng embroidery ng damit ng pangtao, pangbarong, damit ng santo, ganyan. Meron din po kami tinatawag dito na special po na type ng embroidery, yung tinatawag po namin na kadeneta. Kung saan dito lang po talaga, specifically sa Bukawi, mayroon. Kung may sikat na stylist ang mga celebrities, dito sa Bukawi, Bulacan, kilala ang pangalang Ron Mariano pagdating sa paggawa ng mga damit ng santo. Handmade o mano-mano, magagarbong disenyo, dito lang matatagpuan sa kanilang lugar. Bakit iba ang pagbuborda sa Bukawi? Special po yung aming pagbuborda dahil binabase po namin ito at base sa itsura ng santo, kung ano po ang kailangang maging damit, maging itetema sa kulay, kung paano pong pati po yung pagdidibuho o yung design ay tinatama din po namin at tinetsempo rin po namin kung ano pong kinakailangan po doon sa santo. Hindi man pangkaraniwang interes para sa mga bata, pero si Ron, maliit pa lang, pangarap na niyang magkaroon ng sariling santo na maisasama sa prosesyon. Nakahiligan ko po kasi yung pagsasanto, bata pa lang po ako. Nagsimula po ako, maliit pa lang ako, nakikita ko po, nanonood ako ng prosesyon, na pinapangarap ko po na sana pagka ako'y nagkatrabaho, ako'y nagapera, magkaroon din po ako ng sarili kong santo na maisasama po sa prosesyon. And din nga po, nung pong ako'y kumikita na, nagkaroon po ng trabaho, doon na po, napasok na po ako, nakapagpagawa na po ako ng mga santo, and doon na rin po, nakahiligan ko na po hanggang sa nakapagpapaborda na po ako ng damit, at din po, naging very interested po ako doon sa craft po ng embroidery. Hindi sang-ayon nung una ang pamilya ni Ron sa negosyong gusto niyang pasukan. Ano ba ang trabaho mo bago ka nagnegosyo nito? Nasa family business po ako. Nagbibigas po kaming pamilya. Pero bigla akong nag-venture out po sa pagbuborda. Kasi nga po, nandoon po yung passion ko eh. Yun po yung hilig ko. Hindi ko naman po iniiwan yung family business eh. Kumbaga, nagdagdag lang po ako. Nag-venture out lang po ako ng panibago pong business. Bukod sa kanyang hilig at pagnanais na buhayin ang industriya ng pagbuborda sa Bukawi, ipinagpatuloy niya ang kanyang negosyo. Ilang taon ka nung magsimula kang magborda ng una mong damit para sa santo? Nagsimula po ako nang magpaborda ng damit at the age of 25. Design mo? Hindi pa po. Kumbaga, paborda pa lang po sa iba. Pero yung pong ako na mismo, yung mismong nag-handle po nung mismong embroidery, ng design, pati po yung kung ano yung mga materials na gagamitin. That was recent lang po, mga 3 years ago lang po. Oo. Kumbaga, ilang taong ka? I was 33 then. Opo. So, inaral ko po muna kasi yung craft, yung kinuha ko muna po yung skills na kinakailangan. Kumbaga, bago po ako talaga sumabak doon po sa embroidery. Sa puhunang 100,000 piso na kanyang naipon, inumpisahan niya ang Bordado A Mano Filipinas. Mahal po kasi talaga ang materials. Doon po yung bulk noong puhunan, doon po sa materials. Kasi yung iba pong mga materials po dito would come from abroad. Meron po kaming mga kinukuha from Spain, from Pakistan, India. At mula sa 5, 24 na ang empleyado niya ngayon. Mahigit 100 santo na rin ang nagawan at nabihisa ni Ron. At ni isa rito, walang kapareho na disenyo. Hindi basta-basta ang paggawa ng damit ng santo. May mga sinusunod na kulay na pwede lang gamitin. Sinabi mo na may proper way na para bihisan ang santo. Apo. Okay, ano ang proper way? Like ito for example. Apo. Ang santo na to ay specifically... A santo niño po. Na anong descandado? The descandado is resting po. Resting. Resting. Yes, okay. Po. Unahin po natin yung colors. Bakit po gold? Because sabi nga po nila, sabi po sa Bible, the saints are actually dressed in raiments of light.
Tara na't umaman at manood ng May Puhunan. Mag-subscribe po kayo sa YouTube.